welcome back sa ating channel. Ako nga po pala si Sharon Grace. At for today's vlog, nandito po tayo sa Toyota Manila. At re-reviewin po natin itong Toyota Vios XE CVT. Pero bago yon, gusto ko po muna magpasalamat sa Toyota Manila at kay Ma'am Gladys de Guzman. Kung may mga katanungan po kayo, or nagbabala kayong bumili ng kahit anong sasakyan ng Toyota, nandiyan po sa screen yung contact info ni Ma'am Gladys. Pwede po kayo mag-inquire sa kanya. Hinihingal ako dahil dito sa face mask na suot ko. Siyempre guys, safety protocol po, bawal ang walang face mask. So, ayan. Huwag na tayo mapatumpik-tumpik pa. Simulan na natin ang pag-review. Vios 1.3 XE CVT po ang re-reviewin natin. Ang kasalukuyang presyo po nito ay 747,000. Ang engine po nito ay 1.3 liter, dual VVT-i, 4-cylinder inline, double overhead camshaft, 16-valve EFI. Ito po ay may maximum output na 99 PS at 6,000 RPM at may maximum torque na 123 Nm at 4,200 RPM. Ang displacement po nito ay 1,329 cc. Dito sa exterior guys, kung ano po yung ipapakita ko, ganun din po ang 1.3J variant. Same lang po sila ng exterior features. Facelifted na po ang front grille nito na all black na. Dati kasi guys, yung may mga arrow, body color po yung kulay niyan. So ngayon guys, all black na siya. 4-beam halogen po ang headlamps nito. May angle po dito para ma-emphasize itong fog lamps. Pero guys, wala po siyang fog lamps sa vessel lang po. Pero pwede po kayo maglagay. 14 inches steel wheels with full cup. Color block po itong manual adjust at manual fold side mirror niya. Nandito po sa fender yung kanyang turn signal lights. May black molding po dito sa ilalim. Black din po itong grip type door handles nito. Dito sa likod guys, same looks lang po ang XE at J variant. Pole type po ang antenna nito. Bulb type naman po itong rear combination lamp niya. Reflector, kabilaan po yan. So guys, wala po itong reverse camera. At nandito po yung brake or stop lamp nito. Dito naman po tayo sa interior. Plastic po itong part na to. Ito naman po fabric. Door lock and unlock button. Power windows. Solid naman itong mga controls ng bintana. Plastic po itong door handle, speaker, bottle holder. Manual adjust po itong driver seat. Fabric po itong upuan. May pattern po na maliliit na bilog-bilog. Nandito po sa ibaba yung trunk lever. Traction control. May maliit na compartment dito. Simple lang din itong design ng aircon vent. So guys, itong kanyang steering wheel, simple lang. Walang kahit anong button dyan, pero meron siyang accent dito ng silver. And then, analog type po itong kanyang meter cluster. Ito pong dashboard yan, plastic po yan. Rear view mirror. Plastic din to, pero meron siyang stitching. Yan. And then, ito guys. Yung isa sa difference ng J at XE. Itong XE, touchscreen po ang audio system nito, 7 inches. Samantalang ang J variant po, 2 din naman po. May dalawang aircon vent dito. Ayan, nandito yung kanyang hazard button, defogger,
Tapos ito guys, lagi ko itong sinasabi, dapat lagi itong naka-open para nagsi-circulate yung aircon sa loob. Tapos para hindi pumapasok yung amoy sa ng labas dito sa loob ng sasakyan. So ayan. Manual po ang air conditioning system nito. May dalawang cup holder dito. Yan. And then, yan. Park, reverse, neutral, drive. At manual shift. At itong kanyang handbrake, nothing special. May 12 volt and 120 watts na power outlet dito. And then may maliit na compartment dito. Yan, di ko alam kung para saan yan. Basta ayan. And then, meron din siyang makipot or maliit na armrest. Buksan natin. So, ayan. Maliit siya pero malalim din naman. Itong kanyang glove box. Yan. Maluwag yung glove box niya. Itong sun visor, walang salamin, wala ring ilaw. Pero meron siyang ilaw dito sa gitna. Same dito sa driver sun visor, ganun din. Yan, may grab handle dyan. Meron din grab handle doon. At kahit dito mismo sa driver side, meron din grab handle. At meron din doon sa rear seat. Okay? So, kung lady driver ka, at suwak na suwak to sa yung Vios. Tignan mo naman. 5'2 po ang height ko. Pero lagpas po ng isang damkal yung kanyang allowance ng head ko mula dito sa bubong. So, ayan. Sa legroom naman, sobrang luwag din. Ayan siya. Meron po akong kaibigan na foreigner na 6-footer. At dinadrive niya yung Vios nila. At okay na okay naman sa kanya yung Vios, hindi siya nahihirapan. So kahit 6-footer ka, suwak na suwak tong Vios para sa iyo. Sa rear seat nitong Vios. Ay, may nakalagay na ano sa loob. Pero urong na lang natin 'yan. So ayan guys, same lang naman ang details. All black yung kanyang door siding. May speaker diyan, cup holder, coin holder dito. Black yung kanyang door handle. And then, pasok tayo para makita natin yung headroom tsaka yung legroom nito. At kung ano pa yung ibang makikita natin dito sa kanyang second row seat. Ang dal-dal ko. Iurong natin tong. Yan, dyan lang siya muna. Pasok tayo. Ayan guys, dito sa gitna meron siyang, pasok ka. Meron siyang ilaw dyan. And then, sa headroom. Sa headroom ko yan, halos isang dangkal pa rin siya. At sa legroom, guys. Sobrang luwag ulit. Wala, pwede maglaro yung paa mo dito. Kahit i-atras-atras pa yan ng driver carry lang. Ang luwag-luwag niya. Ayan. Sa ibang sasakyan nakikita ko, naglalagay sila ng stop toys dyan. So, ayan. Medyo nothing special dito sa likod. Yung normal lang talaga yung makikita mo. Wala rin siya ritong, anong tawag dito? Retractable na armrest. Wala. So, ayan. Pero, carry lang naman. Okay din naman yung upuan niya. Comfortable naman ako sa pagkakaupo ko. Tignan naman natin yung kanyang trunk. So, ayan. Ang luwag-luwag ng trunk nito. Marami-rami kang mailalagay dito. Siguro kasama na tong ano na to. May ilaw po pala dito yan. Tarado natin. Okay.